kakainin ako. Natatas ako sa lahat ng ginagawa niyo kasi nagsasacrifice ko yun. Opo. Nakikita ko talaga. Salamat sir, salamat sir. Gusto kami sir. Ganda sa lubi nga ka na, sa lubi nga ka. Grabe na. Lagi ko pinaparood pa pa rin po eh. Wala ako na napagod yung mga ganito mga kababi yung na-appreciate tayo. Diba? Kaya para sa mga kababayan natin, yung tulong tayo. Yan, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo? Siyempre mga kaibigan, sa ating mga kapapi at mga ka-business dyan. Isang panibagong reaction video na naman po ang ating ginagawa. Ako po muli si Taong Gala. At kung bago ka lang sa aking tahanan, hihiling sana ako ng munting paglalambing. Ayan, pindutin ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa ating mga reaction video. Ganun din po mga kaibigan, i-follow natin Papa Dins TV and of course ka-business official. By the mga kaibigan, kung inyo pong mapansin, ito pong isang vlog ni Papa Dins ay lalong kumbaga kinilabutan ako. Akalain nyo mga kapatid na sumuong sila sa isang parang magubat na daanan eh. Wala na ano, hindi na nga ito daanan eh. Bumaybay sila sa gilid ng ilog and then sumuong sa masukal na kagubatan para marating lang ang bahay ng kanilang tinutulungan. Nagmalakbay, init at ulan, naghahanap kami ng matutulungan. Ayan. Pero pakanta-kanta lang si Papa Dins, no? Pero in fairness, mga kaibigan, ang galing ng boses ni Papa Dins, no? May boses si Papa Dins talaga, no? Maganda po yung boses niya. Di na malayan, di na bisagaan, ka-business din, mapagod man, masaya ang kalooban. So ito mga kaibigan, ito na no, pumasok sila sa isang masukal na daanan. Actually, alam niyo po, ganito ka kasidhi ang damdamin ng isang Papa Dins para tumulong sa nangangailangan. Ito yung pinasok na nila dito. Nasa gilid sila ng ilog no, habang binabaybay. Wala nang katao-tao. Ako man na sabi ko nga ay kinakabahan. Ano? Ako ang kinakabahan sa ginawa nilang pagtulong. Pero siyempre, dahil kasama nga nila si Kayla Bayot, yung babae. Ano? And of course, nandito naman si Bornok at saka si Intoy. No? Si Intoy, kawawa. No? Sobrang hirap sa pagdadala ng bigas. Oo. Pero nang dumating na sila dito, ito yung bumilib ako sa kanya kasi pinipilit niyang marating yung bahay ng isang tinutulungan upang makuha lang yung mga detalye. Actually kung titingnan po natin mga kaibigan, pwede naman sa kalsada eh, di ba? Pwede naman iabot niya yung tulong, pero pinilit talaga niyang makarating dito para at least makuha niya yung detalye, makita niya yung kalagayan ng buhay ng kanilang tinutulungan. So dito, nagkaroon ng magandang interview. Sa pag-ibig. Kaya nang pagkanya niya last na rin. Dalawang beses siya nabigo. Pero okay po siya. Hindi na siya nananakit. So, nabigo pala sa pag-ibig. Itong si Kayla, si Josa. Pag aras ng umaga, alis siya mga lakad, uuwi ng tanghali, kakaan, tapos aalis niya naman siya. I-fast forward natin mga kaibigan. So doon sa kanyang interview, ito na yung kinabahan ako, yung pagbalik nila. Alam nyo po mga kapatid, kasi kung titingnan natin, itong pagbalik nila, ito na oh, madilim na. Una, hindi nila kabisado ang daan. First time nila, ayun si Papa Dins, kawawa naman. Oh. Ang ilaw nila, yung ilaw na lang ng ano eh, camera yung pinapailawan, yung camera na lang ni Bornok. No? So ganito sila kapag magbigay ng tulong. And then, ang nakakatuwa lang ito, kasi pagdating nila, ito yung sumalubong. Natatas ako sa lahat ng ginagawa niyo kasi nagsasacrifice kayo eh. Opo. Nakikita ko talaga. Salamat sir, salamat sir. Ayuto kami sir. Ganda sa lulig ka na, sa lulig ka na. Grabe na. Lagi ko may upload pa pa rin po eh. Wala ako, wala na pagod yung mga ganito mga kababi yung na-appreciate tayo. Diba? Kaya para sa mga kababayan natin, tumulong tayo. So, ito yung gusto kong i-emphasize. Alam niyo po mga kaibigan, sobrang nakakataba ng puso, no? Sa kabila ng pagod na ibsan, sa kabila ng kanilang hirap para lang makalabas na rin, ay sinalubong naman sila ng isang positibong komento ng dalawang taong ito. Sabi nga nila ay followers at nakakatouch ng puso yung kanilang pagtulong. Ito yung sinasabi natin.
na bakit kaya may mga taong pilit na nakapikit sa katotohanan? Ano po ang ibig kong sabihin? Isa po sa masakit sa kaluuban, mga kapatid, na sa kabila ng ganitong klaseng mga pagsakripisyo at pagtulong na dapat ay na-appreciate natin, minsan hindi pa po nawawala na. Mayroon pa talagang nambabas, no? Madami pang mga nasasabi. At ang masaklap, yung mga nagsasalita ng ganyan ay sila yung mga taong wala naman totally ginagawa, kundi manood lang. Pero kagandahan dito kay Papa Dins, hindi siya nagpapapikto sa mga basher. Hindi siya nagpapapikto sa mga taong yan, kundi tuloy-tulong lang na pagtulong. Tulad nga ng sinasabi ko, ito dapat, kumbaga, matulungan natin ng todo si Papa Dins. Alam niyo kung bakit? Sa ganitong klaseng mga pagtulong, hindi na po talaga matatawaran ang puso niya. Akalain mo, hindi siya natakot sa ganyan. Nung pinapakinggan ko, dalawang ulit yung pinakinggan eh. Sabi nga niya doon, ang problema lang nito pag uwi natin sa gabi. Pero huwag kayong matakot. Kasi alam naman ng Diyos, gagambayan tayo. Yung kanyang paniniwala, yun yung tinatawag na yung pinagsama niya, yung kanyang pagtulong at paniniwala sa Diyos na kahit kailan ay hindi siya pababayaan. Napakabuti ng puso ng isang Papa Dins, mga kapatid. Napakabuti ng puso. Kaya ho, nung nakita ko ito, napareaksyon ako. Dahil una, ito dapat ang panoorin natin. Dapat na isishare ang mga ganitong klaseng video. Alam nyo, nakakalungkot isipin, 35,000 views ang inabot nitong video sa kasalukuyan. Sana nga lang, kung ako ang masusunod, kahit man lang 100,000, maganda sana kung umabot tayo sa ganun. Bakit? Kasi yung value ng kanyang pagtulong ay yung kanyang ginawa ay talaga namang karapat-dapat. Ito yung karapat-dapat na mga video na dapat na isishare natin. Pero syempre, hindi naman natin kayang diktahan ng ating mga manunood. Ang pinakamaganda lang doon, dahil mayroon silang organic followers na kahit papano ay laging nanonood. Kung babasihan natin at pag-aaralan natin ang bahay ni Papa din sa kanyang channel, talagang ang pinaka-average niya is 40,000 views. Yun yung pinaka-average. Ibig sabihin, yun yung organic followers siya. Pero ako, payo ko lang, Papa Dins, tuloy-tuloy lang. Huwag kang sumuko. Kasi darating din ang araw na makikita din ng ibang tao ang iyong ginagawa. Ang pinakamahalaga, nakikita ng tao at nararamdaman nila yung pagtulong mo. Maswerte tayo kasi meron tayong Papa Dins na yumakap sa adhikain ni Ka-Business, sumunod sa adhikain ni Ka-Business, na kung totoosin ay pwede naman siya magtrabaho dahil professional naman siya. Pero mas pinili niya itong ginagawang pagbablog at pagtulong. Ganun pa man, tulad nga ng sinasabi natin, minsan nababatikos dahil di may sasantabi na sasabihin nila, o ba't ganito lang ang itinulong? Kung minsan, iwasan lang natin ang pagkukumpara, sabi nga ni Mr. Gabis. Iwasan natin ang mga bagay na yan. Mas bigyan natin diin ang value ng aksyon na ginawa niya. Ang value na ginawa ng tao. Kasi kakaiba po ang ganyan. Kakaiba. At syempre, sinasaluduhan ko si Entoy at si Burnok dahil andyan sila, nakasubaybay lagi at nakasunod kay Papa Dins. Dahil kung mag-isa lang naman si Papa Dins, mahihirapan siya eh. Itong mga kasama niya ay isa po sa bigyan din natin ng credit sa mga ganitong klaseng gawain. Suportahan natin si Papa Dins para pagdating ng araw po, mga kaibigan, ay maabot niya. Ako, ang sinasabi ko lagi, kung maabot nga natin yung 200,000 na subscribers and followers itong December, itong taon na ito, tingin ko mas malaki at magandang regalo na yan kay Papa Dins. No? Pero ganun pa man, napakasimpleng tao si Papa Dins. So, basta tuloy-tuloy lang siya. Banat-bera lang siya, bera-banat lang po siya, wala siyang iniisip. Kung ano man yung kapalit, no? Kasi kung tutusin natin, mga kaibigan, yung sakripisyo at yung binibigay, sa computation natin, kulang pa po yung revenue na bumabalik sa kanila. Pero, yun ang sinasabi ng passion. Kapag passion mo ang pagtulong, hindi mo inailintana kung ano ang binabalik. Ang pinakamahalaga dito, nakakapag-ipon ka.
nakakapag-ipon ka ng kabutihan na pwede mong maging, kumbaga, maging passes pagdating ng panahon sa oras na tanungin tayo ng pumaykapan. Ako, nung nag-charity ako, yun din yung puso ko eh. Alam niyo kung bakit? Ang laging sinasabi ko, paano kung dumating ang time tanungin ako kung ano ang ginawa ko sa lupa? Ikaw, kapatid, paano kung tanungin ka ano ang ginawa mo nung nasa lupa ka pa? Anong ginawa mo habang nandyan ka pa? E paano na lang kung ang ginagawa natin ay puro komento ng mga negatibo sa kabila ng lahat ng mga pagtulong na ginagawang ganito? Tunay nga na hindi natin mailalagay na magugustuhan ng lahat. Pero ang pinakamahalaga dito, Papa Dins, huwag kang sumuko. Ang pinakamahalaga dito, Papa Dins, tuloy-tuloy sa ginagawa mo. Ang pinakamahalaga dito, may mga taong naniniwala sa iyo. May mga taong nagmamahal sa iyo. At darating ang araw, maniwala kayo mga kapatid, isang araw, kapag lumating sa punto na namamayagpag na ng tudo, si Papa Dins at siyempre si Kabisnes, siguro doon natin marerealize na at least kahit papano, buti na lang naging kasama tayo sa journey niya. Buti na lang nakapagsuporta tayo sa kanyang journey. Hindi man mga kaibigan sa pinansyal, pero sa aspitong napanood mo ang buong video na hindi mo ini-skip ang ads, na i-share mo sa mga kapatid mo or na ikwento mo sa mga kaibigan mo upang sa ganun ay panoorin sila, malaking bagay na po yan. Ang mga ganitong video ang dapat natin sinusuportahan. Pagtulong na walang maliw, pagtulong na kahit itaya ang kanyang sariling buhay, ano po, para lang maabot ang tinutulungan ay hindi sila natatakot. Ako, yung pagsuong nila ng gabi na, doon ako kinabahan, paano kung may ahas, paano kung may bubog, paano, madami nang naglalaro sa isipan ko eh. Pero sila, hindi nila inalintana yun. Bakit? Alam naman nila, sabi nga ni Papa Dins, malakas ang loob niya na hindi siya ilalagay sa balag-alanganin ng Panginoon dahil gumawa sila ng kabutihan. Napakaganda lang ng puso ni Papa Dins. Kahit papano, isinasabay niya ang pagtulong at paniniwala at pananalig sa Diyos. Sana marami pang Papa Dins ang dumating sa ating mga vloggers na nagsisimula upang sa ganun, mas marami pang mga taong marating na nasa lilayan ng lipunan. Tanda nun ninyo, hindi kakayanin po ng isang Papa Dins, hindi po kakayanin ng isang Kabisnes ang pagtulong. Malaking papel po ang ating gampanin. Bilang manunood, pagsuporta, pag-like, pag-share, manunood ng video na hindi ini-skip ang ads, malaking tulong na po yan. At syempre, pagbibigay ng komento, maboost man lang ang kanilang moral at kredito, na lalo silang gumawa pa ng mas mahigit at maraming pagtulong. Maraming salamat. Again, Papa Dins, congratulations. Sana tuloy-tuloy lang ang banat bera. Of course, kay Intoy at kay Bukdo, kay Burnok. Oh, grabe yan. Sobrang saludo ako sa inyong walang sawang pagsuporta kay Papa Dins. Ako po muli, Mr. Taong Galam, mga kaibigan. Sana po, follow, like, and share na po natin Papa Dins TV. Of course, sama natin Kabisnes Official and Kabisnes Family. Likewise, mga kaibigan, nilalambing ko po sa inyo, Thinking Buddy, ang bagong editor ng Kabisnes Family. Siya po ay nakita naman natin na isang napaka matulunging tao. Hanggang sa muli po mga kaibigan, Taong Gala, maraming salamat po sa panonood. God bless and bye-bye.